country nyo kailangan pa-investiga? Well, unang-una, siguro maganda mabigyan kami ng update ng DOH kung nasa na ba tayo pagdating dun sa vaccination program. If I remember it correctly, yung huling hearing namin with DOH, hindi pa nila nare-reach yung target na sinet nila pagdating dun sa vaccination program. So siguro magandang malaman, na-reach na ba natin yung target na yon. And then, pagdating dun sa booster, nasa na ba tayo? And gusto ko din malaman, yung pagdating dun sa paghahanda natin for COVID, merong gaano kadami na ba yung gamot na na-procure natin for COVID? So yun yung mga, I think, dapat mabigyan kami ng update. Lalo na ngayon na in a few months, mag-uumpisa na naman yung pagtalakay dun sa budget. Diba? So maganda malaman kung nakahanda na ba tayo pagdating dun sa laban natin sa COVID. Kasi nga, kung makikita nyo, di ba yung trend ngayon, ibang countries, fifth wave na eh. So, dapat maging proactive tayo ngayon pagdating dun sa laban natin dito sa pandemic. Well, number one, dapat balikan din natin yung let's go back to basics. Kasi isa din yan dun sa, I think, may kakulangan ngayon. Sa English, sa math, and lalong-lalo na sa science. Mm-hmm. Mama, CC sa investigation ng drug war under the Duterte administration, they're asking the government to give comment na kasi mukhang magbubuksan ulit nila ka. Sino magbubuksan? Yung ICC po. Kumbaga, it's a legal process, so let us kumbaga follow the due course. Some senators are saying bakit daw nakikialam yung ICC, ganun. Kayo ba, ma'am, okay lang sa inyo na manghimasok na yung ICC in terms of investigating yung drug war under Duterte administration? Di ba, para naman sa akin, in the interest of transparency, kung wala naman talaga, di ba, kahit anong kalkali nila, kung wala naman talagang basis, di mapagod sila nakakahanap, di ba? So, para sa akin, let us follow the, kung ano ba yung legal process. So you and kung wala talagang personality din naman yung ICC, edi kumbaga dapat kung wala rin sila, kung hindi rin naman talaga, kung wala sila, hindi sila pwedeng pumasok or magbigay ng comment, edi that is something siguro yung Department of Justice or OSG ba? So can decide, diba? As far as you're concerned, walang problema, ma'am. Kung gusto nilang mag-investiga, resume yung investigation, okay lang po siya. No problem. Oh, no problem. Ako nga, I am for transparency. Ang gusto mong marinig kay Presidente Marcos Jr. sa Monday? Well, unang-una, yung ano niya, kumbaga, ano ba yung nakikita niyang plano kung paano tayo makakaahon dahil sa epekto ng pandemic, dahil sa epekto nung pagtaas ng presyo ng gasolina. So, maganda yung kumbaga, ano yung magiging roadmap for the next 6 years. I think yun yung dapat mailatag na niya during his first SONA. Ano yung mga dapat na maging focus natin sa pag-reforma ng edukasyon, na school curriculum? Sa akin siguro unang-una, dapat ma-incorporate na yung use of technology na maging bahagi ng educational system. Kasi katulad dun sa mga kapitbahay natin sa Asia, naka-incorporate na yung use of technology. And during this pandemic, di ba, naging bahagi na yung paggamit ng mga gadgets. So dapat i-incorporate kasi isa dun sa nakita nilang pag-aaral kung bakit mababa din tayo sa mga exams. Dahil nga, pag yung mga exams na ginagawa ngayon, hindi na dun sa papel eh, ginagamit na rin niya yung gadget. So dapat ma-incorporate na yun dun sa... Tapos sabi nyo, no, parang kailangan lumakas din yung... isa din yan dun sa bahagi na tatalakay. Ma'am, yung full face-to-face ng mga bata, pabor kayo bilang nanay? Full face-to-face, pabor ako na may, na
ano eh, kasi parang ako, ano, hybrid, yung, kumbaga, baka, dapat pag-aralan na rin natin yung konsepto ng blended learning or yung hybrid mode of learning. Kasi, naiintindihan ko yung concern na ni-raise ng mga private schools na, kumbaga, meron pang mga magulang na nag-aalangan, di ba? So, sa akin, baka pwede gawin, kaya 3 days, face-to-face, tapos may option din sila na online. Tapos baka pwedeng ganun. Panihiwalay yung vaccinated, unvaccinated. Hiwalay na lang. Sa akin, regardless of kung, I guess, hindi rin maganda yung may hiwalay, di ba? Pero siguro maganda pag-aralan ngayon yung baka may shifting pa din pagdating dun sa face-to-face. Pero para sa akin, kailangan lahat ng estudyante maka-experience ng face-to-face classes. Whether, pero baka hindi pa nga kakayanin na buong 5 days. Kasi nga, hanggang ngayon, may kakulangan tayo ng classrooms, di ba? So, paano ma-implement yung social distancing kung may kakulangan pa tayo ng classrooms?